Good morning, mga kalapatids! Ayan pa. Good morning, mga kalapatids. At nag-gumising tayo ng maaga kasi kailangan natin ito para yung mga kalapati ay makainom sila, no? 100% makainom sila ng tubig, no? So, ang gagawin natin ngayon ay magpupurga tayo, ha? Yung magpupurga natin ay ampalaya. Daw ng ampalaya po. Saka, ano po, Vermex. Vermex po. Pitong Vermex. Ang kapasidad dito ay 60 bird. 60 bird po. Sa pitong Vermex? Sa pitong Vermex. Para makatipid po tayo kasi marami yung ating pupurga yun. Talagay lang natin sa tubig para na sa ganun ay sila yung kusa ang iinom ng tubig na mayroong ampalaya at Vermex. Ito po, Vermex, no? Itong piraso po. At makikita nyo na napakaganda ng kalalabasan ng pagpupurga natin. Buong-buo yung kanilang mga bulate, no? Lalabas po yun. Mahabang mga tapeworm, ringworm, saka kung ano pang worm yung lalabas, no? Kaya mga kalapatid, ito po yung simpleng-simple lang po, napakamura lang po, no? Mga kalapatid, kasi nung araw po mga Vermex. Kalapatid, inahati ko to sa tatlo, binibigyan ko ng kaputol bawat isa, no? Kaso ang nangyayari, napakatagal po ng oras. Tanghali na po bago tayo matapos dahil maraming ibon na susubuan natin. Hindi katulad nito ay sila na mismo yung kusang iinom. Ang tubig. Makaka-consume tayo ng oras, no? Makatipid tayo sa oras. Hindi tayo masyadong mahirapan sa pag-aasikas. So, hindi na natin kailangan silang hawakan pa para sila ay purgahin. Samantalang ito, sila na po yung bahala uminom. Bahala. Murang-mura lang po yung napamili ko. 10 piso lang po isang tali. So, kung makakabisado ko na yung kanilang inumin, ay tatlong ampalaya po sa 10 piso ang isa. Yung po, bali 30 pesos lang po. Pero itong Vermex ay 9 pesos po ang isa. So, 7, bali magiging 63, no? Yun po yun. Yun po yung gastos natin. Yun po masyadong kalataasan. Mag-inap po ito sa mga maraming kalapate, ha? Hindi mo na sila iisa-isahin para pasubuan pa ng gamot, no? Diyo po. So, kung kisay natin, i-blender natin po itong ampalaya, no? Kukunin lang po natin yung atas. Dahon. Oo, atas ng dahon, ha? Yan po. Isa na natin. Durog na durog eh. Shake to shake na. Meron ang ampalaya juice. Kala ko talaga ampalaya na ampalayo yung chinishake. Hindi kasi itong down pala. Itong bunga yun, matabang yun. Hindi katulad ito, matapang ito eh. Oh, di naman yun. Yung ampalaya mismo. Kala ko nga yun eh. Nakita niyo mga kalapatid, mainam talaga yung blender, no? Gato yung texture. Yan po. Ayan na. Yan po mga kalapatid, oh. Kita niyo, durog na durog. Nabago. Ha, mga kalapatid, ha? Ganyan po yung gagawin natin, ha? Para nasa ganon ay gato yung texture niya, mga kalapatid. May mga butil-butil. Ha? Pagayin natin ito. Ito siya. Mayroon natin kote. Kaya rin kote tubig para makuha yung mga ano. Kote.
Nakakala pa din silagyan natin tubig. Lagyan natin ng tubig para paghahatiin natin ito sa apat na kwarto, ha? Nakakala pa din. Apat kasi apat na kwarto yung pupurin. Lahat po sila pupurin. Sabay-sabay, pati breeder, no? Flyer, breeder. Breeder, flyer, lahat na. Yung mga bubbles niyan, tatanggalin? Ito, hindi na. Hindi nila nang ganyan bubbles yan? Hindi, mga wala na yan pa yun. Kaya bumula yan kasi doon sa blender eh. Kaya bumigit pa sa... Yan, mga kalapati, sunod yan. Siyempre, sasalain natin yung mga ano. Sasalain natin ito para hindi naman mabulunan yung mga kalapati, no? Mm-hmm. Tapon lang natin yung... mga sapal. Kukunin lang po natin yung katas na. Katas lang mga kalapatid siya. Yan, mabuti mga kalapatid ah, para kailangan ng sapal na matira, ano? Gusto maging fine water na lang. Yan po, tapos pagkatapos po yan ay magdidikdik tayo ng Bermex. Wait lang, ayan mga kalapatids, tapos na. Makita niya o, tubig na talaga, no? So, ang gagawin natin po ay magdidikdik naman tayo ng Bermex. Ay mga kalapatids, tignan niyo yung medyo mapupuno na yung rice. Di naman puno, kalahat. Kulong pa nga. Sobra sa kalahati yung nangyari sa rice cooker. Yun. Kulang pa ng tubig yan. Ah, kulang pa ng tubig. Kasi hatiin ko pa sa apat po yun. Paano yun? Ilang liters kaya ng tubig ang asya doon? Pwede lalabas na 2 liters. 2 liters? Oo. Oh, kasi kalahati yun doon sa ano. Di 1 liter na kalahati. Gama. Bali 2 liters sa tatlong taling ang palaya at pitong Bermex. Kaya po yan sa mga kalapate. Matagal ko na pong ginagawa yan. Kaya tansyado mo na. Oo. Kasi nung araw po ay nahihirapan po akong mag-uga kasi nga isa-isa mo susubuan. Dik-dik na yung berme. Alam po, mga kalapatid. Mga kalapatid, so. Ano siya? Hindi, pareho lang kulay din kanina. Di ba? Blue yun eh. Hindi, kanina hindi. Blue yung blue color. Ito blue oh. Colorblind ka. Hindi na naman to yung... Dapat di yan yung ginamit mo para makita natin yung kulay. Oh, yun yung yan lang din yung ibang puno. Mga kalapatid sa akin, ito tayo sa taas. Meron tayong liquid dito na tapos. Ay, mga kalapatid, pansinin nyo, baka paliwanag pa lang, oh. Simbang gabi pa lang, mga kalapatid. Katatapos pala ng simbang gabi. Galing pala sa madaling araw. Yan, mga kalapatid, nung kalahati lang. Yung bibigay natin sa kanila para masagana ng painom sila. Tansya mo dito kasi konti lang dito eh. Sa first room eh. Pare-pareho lang ng ano yan. Kung hindi maubos, titatapo na lang. Pero yung importante na yung nakainom sila eh. Yan, hati-hati. Yan, ganyan lang eh. Ang lamig! Ang hamog! Grabe hamog!
sabihin nyo, isang container mo na yan, 0.5 yan. 0.5 liter yan. Mga kalapid dito, sa nakaraan, sabi ko at papa. Di ba napapalitan yun? Saan nyo ito isang litro? Mga kalapatid, isang container pala niya, 1 liter. Tapos, hatiin niya para maging 0.5. Kasi dalawa sila, isang babae, isang lalaki. Yan, so 0.5 pala. Kayo na bahalang taman siya. Basta 2 liters of water yung magagawa mo dun sa ano. Yan yung kalahating litro. Ano na yung kalahating litro. Ayan mga kalapatids. Ayan makikita niyo yung ano, talagang lumalabas lahat talaga yung ano, bulate. Bulate, no? Talagang bubuo. Bubuong gano'n ha, buo ha. Hindi naman inaano nila. Mga kalapatids, kala ko dati, hindi mo mapapaitan mga kalapatid yan. Tuka, tsaka lang tuka lang sila, tsaka inom na inom. Pero alam nila yung pagkain ang gusto nila. Pipiliin lang din nila. Gusto pa rin sila. Oo, oh, meron gusto. Diba kasi shape? Charot. Kada natin ito baka lumabas. O mga kapatid, inom na yan. Tignan natin kung inom na sila. Apat na kwarto. Mga kapatid, halo-halo na pala tong room na to ha. Second and third room. Nandito na rin yung mga breeder tsaka flyers. Dati kasi flyers lang na nasa second tsaka third eh. Ngayon, halo-halo na sila kasi pinapakawalan na sila. Ang bawas nga nandyan, tansan mo na. Kunti dun eh. Sa dulo. Yan. So, yan. So, yun na mga kalapatid, oh. Sa ating, ito, kulang yun nandun eh. Tuyin natin sila uminom. Mga kalapatid, alo natin, ah. Mamaya pa iinom yan pag ano, nararamdam ng ano, iinom, isa-isa na iinom yan. Kaya mga kapatid, ganun lang kasimple yung ating gagawin. At pagdating ng mga 10 o'clock, ubos na po yan. Papaitan na siya ng water? O, pag 10 o'clock at hindi pa sila, ano, eh, isipin, hindi, hindi maalis yung kanilang bulate, pero hindi na mapupurga. Hindi mapupurga, pero yan ay siguradong mapupurga sila pag uminom sila. Yun po. Kasi wow na uho sila yun. Oo, oh, wow na uho. Hindi, parang hindi sila yun na mauho sila. Hanggang 10 o'clock. Ayan. Hello. At yun po mga kalapatid, no? Simple lang ating ginagawa at lagi ko kayong tuturuan na paano tayo makatipid sa ating pag-aalaga. Na epektibo, no? Para man sa ganoon ay hindi kayo masyadong nagagastosan sa pang-araw-araw na expenses. Yung po yan, no? Kaya tinuturuan ko yung mga lalong-lalong na yung mga newbie na huwag masyadong gastos ng gastos, no? Lalo na baka mamaya maapektuhan yung inyong pamilya dahil hindi gawang biro ang mag-alaga ng kalapate, no? Kaya ko lang ito sinasabi sa inyo dahil ito po ay aking na-experience para nang sa ganoon ay matipid. Maibigay ko naman sa inyo yung aking mga nalalaman tungkol dito sa pangangalapati. Hindi na po kailangan yung mga masyadong expensive na gamot. Na gamot na pwede naman natin maging mapaasaayos yung kalapati, no?
yun po yun. At ganun na lang po. At good morning at Merry Christmas sa inyong lahat. Sana po ay huwag niyo nakalimutan mag-like, share, and subscribe dito po sa aking YouTube channel. Okay. Stay as long as you.